Di malaman ni Andre ang magiging reaksyon at matapos mawala ng malay ang asawa. Paano natakot ito sa manhood niya samantalang hindi nga ito natakot sa kanyang mukha? Baka di pa talaga si Jam nakakakita ng ganun at posible yun dahil wala naman itong experience sa boyfriend. Inosente ito kahit sa halik dahil napamulagat ito matapos niyang dampian ang halik sa labi noon kasabay ang pamumula ng mga pisngi nito. Napapangiti siya habang inaayos ito ng higa sa ibabaw ng kama. Saka nagbihis na lang dahil hindi na matutuloy ang honeymoon nila. Pagkatapos ay tinabihan na ito. Sorry kung nabigla kita. Bulong niya sa kahinaplos ang pisngi ng babaeng wala pa ring malay, saka ipinikit na ang mga mata. And he woke up the next morning without his wife next to him at nakita niya itong nakahiga na sa sofa, which means she doesn't want to be his side. Pero bakit? Takot pa rin ba ito sa kanya? So kung anong pwede niyang gawin dito? Nilapitan niya ito at binuhat pabalik sa kwarto para makahiga ng maayos pero bigla itong nagising. Wala siyang nakitang takot sa mga mata nito bagkos nakangiti ito. Sorry if I wake you up. Aniya, bagaman inilapag pa rin ito sa kama. Go back to your sleep while I cook breakfast. Masuyo niyang sabi sa asawa habang hinahawi ang buhok nito para makita niya ng maayos ang mukha ng asawa. Napaka-perfect kasi ng mukha nito kahit bagong gising. Gusto kong matuto magluto, okay lang ba? Bumangon na ito. Sure, come, I'll teach you. Inalalayan niya itong bumangon sa kainakbayan patungo sa komidor. Napatingin pa ito sa kamay niya matapos mapaigtad sa ginawa niya. We've already married, Jam, so please maging panatag ka sana sa tabi ko. Nakikiusap niya sabi sa asawa. Saglit siya nitong sinulyapan sa katumango. As it please, Andre taught her from peeling the vegetable and cut into pieces until cooked. Tila bata itong pawisan matapos maglaro at lihim siyang natatawa sa asawa. Saglit siyang kumuha ng tisyo para punasan ang pawis nito. Taste good! Puri ni Jam sa nilutong gulay. Tinikman niya rin iyon sa kanaghain na para sabay na silang mag-almusal. Unti-unti na itong nasasanay sa gulay at di niya inaasahan iyon. After nilang mag-breakfast, papasok na siya kaya nagpaalam itong kukunin ng mga gamit para pang-paint sa bahay ng ama pero di niya ito pinayagan at sasamahan na lang niya ito pagdating niya. Mabait naman itong pumayag. Kinahapunan habang pauwi siya, he caught his attention when he looked at the flowers he passed at naisip niyang bilhan ang kanyang asawa. The last time he'd remember na binigyan niya ng bulaklak was the woman who have been broke his heart, ang babaeng kauna-unahan niyang minahal, si Natalie. He quickly dismissed in his mind dahil nagdulot lang ito sa kanya ng sakit sa kalooban that it still felt it endlessly. Ipinahiya siya nito sa mga kaibigan matapos makita ang peklat niya sa kanyang mukha kaya simula noon ay wala na siyang planong magmahal pang muli until Jam appeared in his life. Baka nga ito na. Pagdating sa bahay, hinanap niya kaagad ang asawa. Nakita niya marungis na ito na di niya alam kung saan galing. I tried to clean upstairs, tila paliwanag nito. Nilapitan niya ang asawa para hagkana pero itinulak siya ng babae at nahiyang di makatingin sa kanya. Maliligo lang ako, nagmamalaling sabi at patakbong tinungo ang kwarto nila. Sinundan na lang niya ito ng tingin. Ganito ba kadumi ang bahay niya para maging gusgusi ng asawa niya? Naisip bigla ni Andre habang pumapanhik sa kwarto nila. Naisipan na lang niyang dalhin ang flower dahil nakalimutan niya itong iabot kanina sa asawa. Kasalukuyan na siyang nagbibihis nang bigla itong lumabas ng banyo kaya napasigaw ang babae nang makita siyang hubad at nakaladlad ang kanyang harapan. What's wrong? Sa pag-aalala niya, nilapitan niya ang asawa at di malaman kung ba't ito na hysterical. But before he realized which thing her suddenly scared his wife only to find his manhood. Again? Nakapamewang na siya sa harapan nito na proud na ipinapakita yun kay Jam para masanay ang asawa. Please Andre, magbihis ka na. Nanginginig nitong sabi. It won't bite you, Jam. You can touch it. Pahayag niya na di maiwasang mapangiti. Natigilan ito habang nakatingin sa harapan niya. Really? Nangangatog ang kamay nito na sinubukang hawakan yun. See? Aniya pa habang nilokob ang kakaibang init bigla ng katawan niya sa ginawa nito. It's huge and long, seems stony. Namamangha pa ito. Tinanggal niya ang kamay nito doon at nilipat sa dibdib niya sa kamarahan nitong kinabig at siniil ng halik sa labi. Can I? Pagpapaalam niya na ang tinutukoy niya ang nakabalabal na sa pinangkatawan nito. Andre, I feel like I was in furnace.
My heart beat fast and I can't control my body, she groaned. Nang dampian niya ito ng halik sa puno ng tenga. Don't worry, John. It's normal. Feeling like I feel it too, he whispers. He took his wife top of his bed habang malaya ng pinapakikialaman ang isang bahagi ng dibdib nito nang inalantad na sa paningin niya. Kaya lalo at siyang nag-init. Daing nito sa ginawa niya. He continued gentle touch and kiss down to her breast at tanging mahinang ungol lamang ang naririnig niya mula sa kanyang asawa. Nang marating ang mga labi niya, ang gitnang bahagi ng mga hita nito, natakot ang babae at sa pagkagulat niya, tumakbo ang kanyang asawa sa may likod ng closet. Aalis nga pala tayo, di ba? Namumulang sabi nito na pilit kinukubli sa kanya ang namumulang pisngi. He doesn't know how to feel but he just smiled at her, saka tumango na lang. Hindi niya mamabadiliin ang kanyang asawa sa mga bagay na ayaw pa nitong mangyari but at least hindi na ito natatakot makita ang bahaging yun. Tumayo siya at sinabayan itong magbihis. Mahal niya na ang asawa because he already know how to understand her feelings. Masyado pa namang maaga siguro kailangan niya itong ihanda sa marami pang bagay na di nito alam.